My God, I hate drugs. Presumptive VP Sara Duterte, may patama sa mga ayaw sa ROTC program. Halo-halo ang reaksyon ng netizens sa balita na si Presumptive Vice President Sara Duterte ang hahawak sa Department of Education, DepEd. Lalo na at pabor ang Mayora ng Davao sa pagpapanumbalik ng Reserve Officers Training Corps, ROTC. Ang iba kasi, nangangamba na baka ibalik ni Mayor Sara ang ROTC sa DepEd. Pero sa kanyang local radio show sa Davao, may patama ang Mayora sa mga takot sa military training. With regard to ROTC and the Department of Education. ROTC and Department of Education, remind ko lang sa lahat na mga bright that the Department of Education is all about basic education plus ALS. It has nothing to do with ROTC, ayon ni Sara Duterte. Ipinaliwanag naman ng susunod na vice-presidente kung bakit DepEd ang nakuha niyang posisyon. Lalo pat na unang lumutang ang posibilidad na hawakan niya ang Department of National Defense. Pero bakit nga DepEd ang kinuha ni Mayor Sara? Kung nakinig ka sa akin during the campaign, tatlo lang naman talaga ang paulit-ulit kong sinasabi at hindi nagbago ang ating mensahe sa mga kapatid na Pilipino. Tatlo lang talaga ang ating sinabi. Unang-una ang dekalidad na trabaho na nawala dahil sa pandemya. Pangalawa, dekalidad na edukasyon at pangatlo mapayapang pamumuhay, paglilinaw ng Mayora. Sinabi naman ni Mayor Sara na hindi ito makikialam kay BBM sa appointment ng mga cabinet secretary. Aniya, ang gabinete is a position of trust kaya hindi siya makikialam sa selection process. You have to go back to ROTC, the Reserve Officers Training Corps. Kasi yung mga ROTC, yun yung may training, going reserve officers na eh. Because if there is really violence, anarchy, ang makaalam niyan, ang marunong mag-handle ng M16, M14, o mortar, yung mga ROTC, yun yan silang mag-guide sa mga civilian na walang alam. I just do not know what was the rationale o rationale ng utak ng mga. At there was this hazing incident in USD that resulted in the death of about one or two. Tapos, I think it was Congress scrapped entirely the ROTC. Diyos ko po, that was really a very short-sighted. We could have just investigated and placed to put to prison. Bakit mo tanggalin yung ROTC? Kung magkagulo tayo, kayong mga ROTC ang magturo sa civilian kung paano mag-cock ng baril, paano mag-load sa magazine, at paano mag-repair, and how to fight. Wala tayo ngayong residual. Tinanggal nilang ROTC, yung iba ayaw. Well, or would you rather that I would come up with a law that would conscript you? Do you know what is conscription? Conscript. You are required by the government, kagaya ng Israel, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Malaysia. You are required to undergo military training compulsory. So make a choice. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang graduation rights ng Philippine Military Academy Bagsik Diwa Class of 2022. May ulat si AC Nichols. Sa unang pagkakataon mula nang tumama ang pandemya, nasaksihan at naging parte mismo ng graduation ceremony ang mga mahal sa buhay ng mga magtatapos na kadete. Noong nakaraang dalawang taon kasi, virtual lang ang graduation ng Philippine Military Academy. Yeah, we're so thankful, especially that for 2 years we were not able to visit our daughter. And this is a blessing for us, for the whole family. Matagal na rin po nung last time na nakita ko po yung parents ko. Napakasaya po kasi nabigyan kami ng chance na makasama sila.
Naging mahigpit ang seguridad at pagpapatupad ng health protocols. Lahat ng bisita ay dumaan sa triage at antigen test bago makapasok. Samantalang ang mga opisyal at pamilya na nakapwesto sa grandstand ay kinailangan ding mag-submit ng negative RT-PCR test result. Sa kanyang talumpati, hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nagtapos na manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Inamin din niya na hindi napuksa ang ilang sakit ng bansa at kinakailangan itong harapin ng susunod na henerasyon. Corruption, red tape, and illegal drugs, and crime and criminalities are the wrongs that we need to correct. I guess it is in the hands of the next generation of Filipino leaders. You, the Bagsik Diwa class of 2022, belong to that generation. 214 na kadete ang nagtapos na kasapi sa Bagsik Diwa o Bagong Sibol kinabukasan didigma hanggang sa wakas, class of 2022. Nagbigay pugay naman ang class valedictorian sa kanilang unsung heroes, ang mga magulang at iba pang mahal sa buhay. They were there since the beginning of our journey until the end. So our success is for them and dedicated to all our families, parents, and our loved ones. Gaya sa mga nakaraang taon, niregaluhan ni Pangulong Duterte ang class valedictorian ng House and Lot. Nangangamba ang dating chairman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG sa napipintong pagbabalik kapangyarihan ng pamilya Marcos. Posible raw kasing hindi na mabawi ang umano'y bilyong-bilyong pisong nakaw na yaman nila. Magbabalita si Stanley Gahete. Sinagot ni dating Presidential Commission on Good Government Chairperson Andres Bautista ang hamon ni Attorney Vic Rodriguez ng Marcos Camp na bumalik dapat siya sa Pilipinas at harapin ang mga isyo tungkol sa 2016 elections. Ito ay matapos makita sa mga larawan na kuha sa bahay ni dating First Lady Imelda Marcos ang nawawalang painting ng tanyag na Spanish painter na si Pablo Picasso. Ang Reclining Woman No. 6 ay isa sa mga painting na pinababawi mula sa pamilya Marcos. Nagkakahalaga umano ito ng halos 8 bilyong piso. Yung allegations niya, hindi na about the painting eh. Naging halala na yung ano. Sa panayam ng CNN Philippines kay Bautista, sinabi niya na naniniwala siya na maaaring ang painting na ito ang matagal nang hinahanap ng PCGG bagamat kailangan pang mapatunay ang orihinal ito. Ako mismo, nakita ko yung painting na yan eh. Kasi nung binisita namin si dating unang ginang Imelda Marcos, pumunta kami sa kanyang condominium sa Pacific Plaza, yung Unit 34B. At kasama ko noon si Commissioner Richard Amorao, nakita nga namin yung Picasso niyan. Ayon pa kay Bautista, nag-apply ang PCGG ng writ of attachment mula sa Sandigan Bayan at nagpunta ang mga sheriff sa mga bahay at opisina ng mga Marcos noong 2014. Gumagawa silang ng mga kopya eh. Noong nag-raid yung mga sheriff, nakakuha sila ng 3 kopya ng Madonna and Child. So talagang mga ano lang na parang mga sinasabit nila kung saan. Parang ewan ko lang kung in order siguro to protect the original. Sinagot din ni Bautista ang pahayag ni leading presidential candidate Bongbong Marcos na dapat imbestigahan din ng PCGG ang iba pang individual na sangkot sa korupsyon. Ang pangunahing layunin ng PCGG ay hanapin at ibalik sa kabambayan ang mga nakaw na yaman ng mga Marcos at mga crony. Pero itong presidential commission ngayon ay nagre-report sa isang Marcos, edi, for all intents and purposes, wala na yan. Sinusubukan ng CNN Philippines na kunan ng pahayag ang kasalukuyang mga opisyal ng PCGG, pero hanggang ngayon ay tikom pa rin ang mga bibig nila hinggil sa issue. Nauna nang sinabi ni Bongbong Marcos sa aming in-private interview bago ang halala na pagtitibayin niya ang PCGG. Palalawakin daw niya ang kapangyarihan itong maghabol sa mga tiwaling opisyal. Give them a bigger budget, give them more staff para habul-habuli talaga nila lahat. Then mag-file sila ng kaso sa ombudsman. Instead of directing themselves against the Marcoses only, I mean if I have kung meron akong corrupt na kamag-anak na lalabas yung pangalan niya, but not only as lahat. Halos tapos na ang COMELEC sa opisyal na bilang ng mga boto ng mga senador
at party list. At ngayong linggo, inaasahang maipoproklama na ang mga nanalo. Live mula sa Comelec Command Center sa Pasay City, makibalita tayo sa aming correspondent na si Melissa Lopez. Mel, kamusta dyan? Pinky, sa Miyerkules nga ang bagong target para ng Comelec bilang National Board of Canvassers para iproklama ang 12 nanalong senador. Dapat nung linggo ito, kaso lang hindi pa dumarating dito sa PICC Forum tent yung ilan sa mga certificates of canvass o yung mga boto na nanggaling mula sa mga botohan abroad. Dito ang opisyal na lugar ng bilangan ng boto para sa eleksyon 2022. Miyerkules ng hapon ang proklamasyon para sa mga senador, pero yan ay nakadepende kung darating ang certificates of canvass mula sa botohan sa Hong Kong, Macau at ibang bahagi ng mainland China dapat ngayon sana o bukas. Hindi nahihintayin yung mga boto mula Shanghai, China dahil hindi natuloy ang halalan doon dahil sa lockdown mula pa Marso. Sino na nga ba ang nangunguna? Base sa partial and official tally nung linggo at kagaya ng nasa Media Transparency Server, una sa listahan si Robin Padilla na may mahigit 25 million na boto, kasunod si Loren Legarda na may 23.6 million at Rafi Tulfo na may 22.8 million. Pareho pa rin ang pasok sa Magic 12. Sina Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Cayetano, Mig Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Ontiveros at Jingoy Estrada. Sa kabuuan, 159 na certificates of canvass na ang natapos ng Comelec sa loob ng 6 na araw. 14 pa ang hinihintay. Ano ang aasahan sa proklamasyon? Iimbitahan ang mga panalong senador at aakyat sila dito sa entablato sa ating likuran. Mas marami na silang pwedeng isamang bisita. Dati 3 lang, pero ayon kay Comelec Commissioner George Garcia ay papayagan hanggang 5 bisita. Huwebes ng hapon naman ang proklamasyon para sa mga party list, pero yun lamang matataas ang nakuhang boto. Susunod ng ibang araw yung mga party list na nasa medyo dulo ng listahan. 63 seats lamang ang nakalaan sa mga grupo at kukwentahin pa ito ayon sa formula na dapat 2% ng kabuuang boto sa para sa party list groups ang nakuha nila. Balik sa'yo, Pinky. Mel, may update ba tungkol naman dun sa hiling na yung dagdag alawan sa mga gurong nagsilbi nung halalan? Pinky, ang hiningi ng DepEd para sa kanila ay 3,000 piso. Pabor naman din ang Comelec dito, yun nga lang dapat nga pa itong aprobahan ng Budget Department at ng GOA. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos na pabor siya dun sa aumento ng honoraria na yan para sa mga guro at sabi niya dapat daw ma-release din yan sa kanila bago yung May 24 na deadline na ibinigay.